Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto naman tayo ng fried chicken. Pero sandali lang ha, hindi to basta-basta fried chicken. Ito ang version ko ng isa sa mga paborito kong fried chicken dishes. I'm sure karamihan sa inyo gustong-gusto rin ito. Ito ang Max's Style Fried Chicken. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Isang buong manok. Dahon ng sibuyas. Dahon ng tanglad. Kailangan din natin ng sibuyas na pula. At dahil gagawa tayo ng kamote fries, ito yung kamote. Hiniwa ko na. Buong paminta. Kailangan din natin ng asin. Ng Knorr Liquid Seasoning. At ng Knorr Chicken Cube. Bukod dito sa mga sangkap na to, gagamit tayo ng tubig, pati na rin ang mantika. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung ready na kayo, edi tara na! Magluto na tayo! Bago natin iprito yung manok, kailangan muna natin itong pakuluan. Kaya naman nagpakulo ako ng tubig sa isang cooking pot. At lalagyan pa natin yan ng pampalasa. Naglalagay ako ng asin, pati na rin ang buong paminta. At hindi pa yan nagtatapos dyan, dapat malasang malasa. Kaya naglalagay ako ng sibuyas, pwedeng pula o pwedeng dilaw, walang problema yan. Ito naman yung dahon ng tanlad. At ito pa, naglalagay ako ng Knorr Chicken Cube. Ayan, so hindi lang to basta-basta tubig na ginagamit natin sa pagpapakulo ng manok. Magiging malasang malasa na to. At kakapit na yung lasa nito dun sa manok habang pinapakuluan ito. Tatakpan ko lang muna para kumulo na yung mixture. At habang naghihintay tayong kumulo, i-ready na natin itong chicken. Ipe-prepare ko lang. Kukunin ko lang yung dahon ng sibuyas at yung dahon ng tanglad. At pagkatapos ay sa-stuff na natin ito doon sa cavity ng chicken. At once na ma-stuff na natin, ready na to. Pwede na nating pakuluan. At sakto, kumukulo na rin yung broth. Idediretso ko nang ilagay yung buong manok dito sa ating pot. At ang ginagawa ko ay pinapakuluan ko lang to ng 30 to 35 minutes. At ina-adjust ko lang yung heat between low to medium. Ayan, takpan lang muna natin itong ating lutuan. At makalipas ang 35 minutes, lutong-luto na tong manok ano, pati yung ibabaw na bahagi kahit hindi nakasubmerge yan, naluto na rin yan through steaming. Pero para makasigurado, papakuluan pa natin yan. Babaliktarin ko lang muna itong manok para mapakuluan yung kabilang side. Pero mabilisan lang to, 15 minutes lang. Tanggalin na rin natin itong pamintang buo na nakadikit sa manok. Yan. Tatakpan ko lang uli itong ating lutuan. At itutuloy ko lang ang pagpapakulo. At after 15 minutes, ayan, siguradong-sigurado na tayo na ready na itong manok. At talagang lutong-luto na to. Kumbaga kahit kainin natin itong manok ngayon, okay na. Pero syempre, dapat iprito pa natin. Kaya naman tatanggalin ko lang itong manok dito sa lutuan. At ilalagay ko lang muna sa isang malinis sa plato. May konting preparasyon pa tayong kailangan gawin. Papabayaan ko lang muna mag-cooler nitong manok. At once na ma-handle na natin, pwede na natin tanggalin yung stuffing o yung mga dahon na nilagay natin kanina. Gamit yung broth na pinagpakuluan sa manok, pakuluan naman natin yung kamote. Yan, naglagay lang ako ng basket para mabilisan yung pagtanggal ng kamote mamaya. E didiretso ko nang ilagay itong kamote. At lulutuin ko lang ito ng 3 minutes. Kung napansin niyo kanina, no, yung kamote nakababad sa tubig. Pinababad ko sa tubig yan para nang sa ganun na hindi ito mag-oxidize kagad o hindi ito mangitim. Ayan, so tinanggal ko lang muna yung tubig bago ko nilagay yung kamote dito sa ating pot. And after 3 minutes, ready na to. Ididrain ko lang yung tubig at pagkatapos, ilalagay ko lang yung kamote sa loob ng freezer muna. At itong manok, ready na rin. So ang gagawin ko ay maglalagay lang ako ng Knorr Liquid Seasoning.
ito na yung magiging pampalasa sa labas. At i-spread ko lang ito all over the chicken. So ilalagay ko dito sa part ng breast, pati na rin doon sa mga part ng gilid, no? Sa legs, sa wings, at pagkatapos ay babalik na rin ko lang itong manok. Siyempre pati yung likod na part, dapat lalagyan din natin para mas malasa. Ayan, tatanggalin ko lang yung paminta na nakadikit sa manok. At itutuloy ko lang ang pag-rub dito sa kabilang part. At once na makompleto na nating ma-rub yung seasoning dito sa manok, ay papabayaan lang natin itong mag-air dry. So paano ba yung pagpapa-air dry? Simple lang, pabayaan lang natin itong manok dito sa ibabaw ng plato. Iiwan lang natin under room temperature for 3 hours. Medyo may konting katagalan yung pagpapa-air dry, kaya naman hinahanda ko to ahead of time. At once na ma-air dry na o matuyo na yung balat ng manok, ay hinahati ko pa ito sa kalahati. Kumbaga yung pipirituhin natin ay tagkalahating chicken or half chicken at a time. Okay, so ilalagay ko lang itong mantika dito sa isang cooking pot. At papainitin ko lang at napaka-specific dapat ng temperature para makuha natin yung best results. Gumagamit ako ng tinatawag na candy thermometer para makuha ko yung eksaktong init na gusto ko ma-achieve, ano? So ayan, hintayin lang natin hanggang maging 360 degrees Fahrenheit na yung init ng mantika. And at this point ay ready na to. Pwede na nating iprito yung manok. Ito na yung kalahati ng manok na na-air dry natin at una kong ipiprito yung side kung nasan yung balat. E dediretso ko na to dito at ipiprito ko lang yung isang side ng 5 minutes. At tatakpan ko lang ng splatter screen para hindi tayo matalsik ng mantika. So iba yung pag-iingat din pag nagpiprito. Nasa 3 minute mark na tayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung magiging itsura ng balat after 3 minutes. Ayan, so mapapansin ninyo na medyo maganda na yung kulay, pero kulang pa. So itutuloy ko lang ang pagprito ng 2 minutes pa para makuha natin yung 5 minutes na total. Ayan, at this point ay naprito na natin ng 5 minutes yung manok, no? Total of 5 minutes na yung pagprito dito sa side na may balat, ibabaliktad ko lang. At ipiprito ko naman yung opposite side ng 3 minutes lang. Mabilisan lang yan kasi lutong-luto na itong manok, ano? Hindi na natin kailangan lutuin ng matagal yung kabilang side. Medyo matagal lang dun sa may balat para lumutong ito at magkakulay. After 3 minutes, tatanggalin ko lang muna itong half ng chicken. At ilalagay ko sa isang malinis sa plato. Pero hindi pa tayo tapos, ha? Ito-double fry pa natin ito maya-maya lang. Lulutuin lang muna natin yung kabilang half ng chicken habang pinapakool down yung unang half. So ganun ulit. Yung side na kunasan yung balat, ipiprito lang natin ng 5 minutes. At makalipas ang 5 minutes ay ibabaliktad ko lang ito. At gagawin ko rin yung same step na ginawa ko dun sa unang half ng chicken. So ipiprito ko rin yung kabilang side ng 3 minutes. And after 3 minutes, tatanggalin din natin itong manok, itong half ng manok, at ilalagay din natin sa isang malinis sa plato. At this point ay binalik ko na yung unang half na pinirito natin kanina. Skin side down. Ipiprito lang natin at the same temperature, 360 degrees Fahrenheit for 3 minutes. Yun lang yung kailangan natin. Hindi na natin kailangan baliktarin ito pagkatapos. At after 3 minutes, pwede na nating tanggalin dito sa ating lutuan. At yan, ready na to. Pati yung kulay, okay na. Although may mga part na mas dark, yan kasi yung nakadikit dun sa ating lutuan. Overall ay okay na to. Ilalagay ko lang sa isang malinis sa plato at itutuloy ko lang yung pagprito dun pa sa natirang manok. At once na maluto na lahat ng manok, itong kamote naman ang lutuin natin. Idediretso ko nang ilagay dun sa same pot na pinagprituhan ng manok. At konting ingat lang din, ha, dahil galing sa freezer itong kamote. So definitely magre-react yung mainit na mantika dito sa malamig na kamote. Itutuloy ko lang ang pag-deep fry hanggang sa maging golden brown na ang kulay nito. Tatanggalin ko lang yung kamote dito sa lutuan. Ilalagay ko lang sa plato na may paper towel. At pagkatapos niyan, ay i-arrange na natin yung manok pati itong kamote sa isang serving plate at i-serve na natin. O yan, di ba? Ready na. Ito na ang ating Max's Style Fried Chicken with kamote fries. Banana ketchup lang at Worcestershire sauce ang katapat nito.
O tara na, kain na tayo! Sana'y nagustuhan itong ating featured fried chicken recipe para sa araw na to. At subukan nyo rin ha, para nang sa ganun matikman ninyo yung totoong sarap. Okay, at eto, bago ang lahat, magsha-shoutout tayo maya-maya lang. Ano? Pero imbitahan ko muna kayo na mag-subscribe sa atin dito sa YouTube channel. I-click nyo lang yung subscribe button na makikita nyo sa ilalim ng inyong mga videos. At i-allow nyo lang yung notification para ma-notify kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na ina-upload. Ha? At isa pa, dun sa mga hindi pa nagpa-follow sa atin sa Instagram, i-search nyo naman Panlasang Pinoy at i-follow nyo na rin ako. Okay, so eto, yung mga tao na madalas mag-comment sa ating mga video at yung mga nag-share na rin parate, shoutout muna tayo. Ha? Hello sa'yo, Nonoy's Cooking at kay Emily Christine Tan. Hi, Ana Rodora Failma, William Games. Believe Bem, it's B. Hello sa'yo. Henry Hill at kay Fatima Mbenge. Hi rin kay Chris Kael Channel, kay Mike Variety TV. Hello sa'yo mga simpleng lutuin, Irish Manzanares. Vanjie's World, Kusina ni Maestro. Hello rin sa'yo, Flor de Risa, Kabading. Hi, JJ Holland. Johnny Boy 16. Hello rin sa'yo, Manila Sound Clips, Pretty Chaba. Kay April Portoy, Happy Chicks X. Hi rin Julie's Modern Kitchen, Jeffor John Alvarado. Hello sa'yo, Donna Hing Pitt, Sara Crisostomo. Mang Mario, kay Rod Official. Hello rin Christopher Andre, Divina Shram. Jennifer Mijares, Juvie Mendoza. Sabi ni Juvie, pa-shoutout. Ito na Juvie ha. Cook it, taste it, and love it. Hello sa'yo. Hello rin, Divina Kulala, Bel Daz. Ang dami ninyo, salamat ha. Talagang na-overwhelm ako. Hello rin kay MJ Orais, Maria M, kay Crazy Food, kay Popsy's Kitchen. At kay Amando Roa II, napakarami pang nakapila sa susunod na video guys yung shoutout ninyo, okay? Maraming salamat ulit sa inyong lahat ha, sa walang sawa ninyong panunood at pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Lalong-lalo na sa pag-share at sa pag-comment sa ating mga videos. O paano, magkita-kita tayo sa ating susunod na video ha? Hanggang sa muli!